humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na ito pa niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, diba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Pili ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw ako po, si Amy Boyko, at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po si Doktora Corazon Occidental at si Engineer Rosendo So, ang chairman ng Sinag-usamahan ng Industriya ng Agrikultura. Hi, Cassie, and hi, Doc! Hi, Amy. Hi, Cassendo. Hi, Amy. Hi, Doc. Ano, busy si naman si Cassendo dito sa ating mga tarif. Kwento nga, Cassendo. Nasusundan ko lang ang mga communication sa chat group namin eh. Pero nakakapagod. Bali yung last eh, yung Senate, after yung Senate hearing, sinabi naman ng Senate na hindi kailangan ibaba yung tari. Kasi maski tumaas yung kasi yung presentation ng DA, tumaas yung cross and meets sa $3. Eh, yung presyo pa rin, maski sa 40 tsaka 30% pwede pa rin pasok 270 presyo sa retail price. So, no need to lower the tariff. Yun ang sinasabi ng Senado. As a whole. And dun sa meeting naman ng sa Kongreso, sa Ways and Means, tinasabi rin ng Ways and Means na hindi na kailangan ibaba. Pero yung presenta natin dun sa Ways and Means, kasi nakuha natin yung record ng Costco from January 2021, nakikita natin yung port price na sa 82 pesos landed lang. Kung plus tariff na sa 114, 40% tariff. Mababa pa din kasi. Mababa pa rin, oo. At saka law of supply and demand. Maski magbenta ang importer sa merkado ng 185. Yes, oo. Kina pa rin sila, ibig sabihin. So, hindi na kailangan ibaba yung tarifa. So, sana naman. Natin, nagsulat tayo sa tariff commission. Tariff commission. From 30% na tarifa, rini-request natin gawing 40 na lang. Kasi pag 40%, kumikita pa rin. Di ba? So, yun ang rini-request natin. Pero ang sagot sa atin ng tariff commission is itatakal muna yung sa DA. Sumunod ulit tayo sa tariff commission, sinasabi natin na dapat isabay yung consolidate sila, isabay na yung petition natin tsaka petition ng DA para makita kung ano yung tama. Pero in the meantime, sa computation natin, oo, malinaw naman yung computation, Cassendo, pero in the meantime, tatakbo naman yung request ng DA na pababain habang sulat na naman, di ba ganon? Madi-delay. Yeah, kaya ginawa natin, sumulat ulit tayo sa tariff commission na dapat itackle na rin yung petition natin. So we hope na sumagot sila sa second letter natin. Yan, magpipray na lang din kami dito, Cassendo, na para naman magbunga yung mga pakikipaglaban ninyo na para proteksyonan ang ating mga magsasaka. Law of supply and demand, di ba, Cassendo? Kahit na mahal, binibili ng mahal, bakit naman nila ibababa? Di ba? Mahal na talaga sa kalimutin. Yeah, and Amy and Doc Cora, dapat ang intindihan ng ating DA is mag-alternative na, yes, na mag-alaga, di ba? Yes, marami naman dyan. Yung tanim, di ba? Mas maganda kung maraming mag-encourage. Yes. Di ba? Mag-encourage tayo. Mag-encourage. At saka ito yung supportahan. Yan, rabbit racing, goat racing, at lahat ng mga yan, ng free-range chicken natin. Dapat yun ang pero sana yun naman. Yun ang direction na maganda siguro. No? At least pa-encourage yung mga local. Kagaya yung mga hog racer ngayon, di ba marami pumunta sa layer.
ba? Mm, yung yeah, farm. So encourage yung itlog, di ba? Makita mo ah, makita mo yung itlog hindi bumaba yung presyo ah. Yung presyo. Despite na napakadami ng production, no. Madami ng production. Kasi ano eh, sa pandemic, sa tingin natin, alam natin na ang consumer medyo nagtitipid. Still the cheapest source of protein. Kaya sa araw nakakatatlo, apat na itlog ako sa isang araw eh. patronize your own kasi pandagdag din daw sa mga ano, may layer farm siya eh. Nagdagdag ka ba? Nagdagdag ka kasi. Masarap naman talaga, di ba? Pero dati kasi ito, Dokora, mayroon tayo nakausap na talaga nag-layer siya at natakot talaga sila kasi nga dumami yung nag-layer, natakot sila na baka biglang bumaba yung presyo. Yes. Pero good thing, hindi gumalaw yung presyo. Ganun, isabihin yung demand talaga. Sabi ko noon eh, ano, hindi bababa yan kasi kailangan natin ng ano, protein source, eh, di ba? Yes. So kung nawala yung isang protein source, kailangan na an alternative. At saka so, yun yas, sabi mo, kaya pandemic. Kaya huwag patakot si Secretary na umunti ang source of protein natin. Mawawala. Hindi mawawala, hindi uunti. Diba? Tama. I'm sure naman nakikinig ang ating kalihim, Kasendo. Nakikinig naman siguro. Nakikinig naman yan. Sa dami ba naman ang mga kumakapok na sa pintuan ng DA, yung mga magbababoy at saka magmamanok, alay ko, makikinig naman siya. Plus, magpipray kami ni Amy. Yes. At tayo po muna ay lilipat. Ibang topic muna tayo. Tatalon muna po tayo sa topic natin ngayong araw. Pag-uusapan po natin, Doc and Kasen, ramdam nyo na po ba ang tag-init? Sabi ka, ramdam na natin ang summer ngayon. Grabe. Alam niyo po ba dito sa amin sa Divisa, parang katabi namin yung araw. Ganun, sobrang init. Kaya malakas na naman tayo sa kuryente. Ayan, opo, bukas na naman mga aircon. Lahat ng aircon. Electric pad. Opo. Pero malakas pero na rin tayo sa prutas. Opo, pero di ba doon pag mainit, mas masarap yung pakwan? Yes, yan. Yes. Kasabay na yan. Lalo na yung malamig. Malamig naman yung galing sa loob ng ref. Minsan yung pinifreezer natin eh. Para yes. ramdam na yung prutas na galing sa ref at saka yung gagawin nating shake na watermelon. Masarap yan. Lalo na yung pag-init. Kaya ngayon, Doktora, para kasama na rin ito sa ating summer, ay pag-uusapan po natin ang pakwan at mamaya po may makakasama tayong makatuwa. Kasi itong makakasama natin, galing pa po siya sa napakalayong probinsya ng Bohol. Pero gumawa po ng paraan para makasama tayo. Appreciate po talaga ang ating guest. Kaya abangan nyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Babalik ko ang Agree Ako Dyan. So, Dokora and Kasendo, ito isang privilege po para sa akin kasi itong ating makasama. Ako, naisip nyo ba na aabot po tayo ng Bohol? Ako, pinagbigyan po tayo nitong ating bisita. Galing po siya ng Bohol. At ngayon nga po ay naabot po ng 6,400 subscriber po. Meron siya sa YouTube. Ang pangalan po ng YouTube niya ay Jose Ortida Agri TV at siya po ay local farm technician. So marami po tayong matututunan dito. Hello po, Tatay Jose Ortida. Eh, hello po, Ma'am Amy. Hello po, Sir. Magandang hapon sa inyong lahat. Maayong hapon, Tatay Jose. Manoy Jose. Maayong hapon, Ma'am. Good afternoon. Good afternoon po. Pag-usapan natin ay pakwan. Kasi nauuso yung pakwan ngayon. Papalapit na ang summer. Masarap na masarap po ang pakwan. Simulan po natin ang tanongan. Yeah. Sa mostly ba ang pakwan eh, ano? Alam ko, ano eh, hindi sila gumagamit ng ammonium chloride eh.
yung kasi 'di ba yung inputs hindi basta-basta maglalalyzer yan na may chlorine ba? Tama ba 'yon, Manong Jose? Oh, 'yun po mga bagong pataba. Tiningnan ko po sa ibang mga vlog. Pero mayroon na po akong paraan na ano, kasanayan ko na po na nagtatanim. 'Yun pong organic condition po yung ginamit ko. At saka yung paglaki ng konti ay drenching na po ang aking ginamit. So, medyo kaiba ito sa ibang nagba-vlog na yung ginamit nila. So, yung sa atin namang paraan ng pagtatanim ay nakikita kong epektibo naman. So, yung area po na aking tinaniman ay ano pala yan po. Kasi sa nakikita nyo sa aking mga videos, ayon pong nakapaligid sa aking tahanan, yon po ang palayan ko. Diyan po ako nagtatanim tuwing tag-init. So, malapit na po akong mag-ani, naghahanda na po ako ng planting materials. Yung ginamit ko po, yung panggagawa ng baging sa pamagitan ng dahon ng saging. At doon ko po ilagay ang mga buto at saka palalakihin ko ng kunti. Yun pong lupa ay inararo ko para ihanda ko, paghahanda po ako ng mga drainage o daanan ng tubig pag tag-ulan. Pero pag walang ulan, mayroon naman akong water system. No? Mayroon akong sariling balon, mayroon akong makina, mayroon akong dekorente para po hindi tayo mahirapan sa pagdilig. At saka tuloy-tuloy po ang pagtubo ng ating tanim. So yung paglalagay ko po sa yung organic condition, gagamit lang po ako sa dumi ng hayop, yun pong nabubulok na dayami. So, sa aking mga video, so nakaraang video, yun na po ang paraan ko. So, mayroon lang po akong idadagdag ng konti. Subukan kong gagayahin ko pong tinuro ng iba, yung pong paggamit ng calcium nitrate. Calcium nitrate, yung sa rinsing. Pero yung sa akin naman, naglalagay ako ng complete fertilizer, yun pong triple 14. Tapos nilagyan ko ng organic. Tapos iano ko po ang lupa, ibabalik ang lupa at saka itatanim ko po yung nakabaging na yung malaki ng konti na planting materials. At saka nilalagyan ko na yung sa puno, nilalagyan ko ng kakaunting dayami para po hindi tayo masyadong mahirapan sa dehydration, yung kung madaling matutuyo ang lupa sa malapit sa puno. So, yun na pong paraan ko. Tapos, paglaki ng konti, naglagay ko ng side dressing, triple 14 pa rin, at saka sa sunod na linggo, urea, paglaki ng konti, yung mga bunga niya, nagdadagdag naman ako ng potasyo para po pang patamis. So, yun po ang paraan ko. Madali na po yung paraan ko. Simpleng-simple naman. At saka, nakaraan kong pagtatanim, maganda naman ang resulta. So, sa ngayon, titingnan ko po yung ibang paraan. Baka, gagaya tayo ng konti. Pero yun na po ang pinaka-busy kong paraan. Madaling salita, Kasendo, mas nag-realize siya sa mga organic kaysa sa mga chemicals. May follow-up question ako, Manoy Jose, gano'n ka nakatagal Apo. Na nagsasaka ng palay sa tag-ulan at ginagawa namang watermelon sa tag-araw? At gano'n kalaki naman ang iyong saka? Matagal-tagal na po tayo. No? Mula noong 90s, no? 1990s nagtatanim na po tayo. Kasi sa taon na yon, yung 1990 ay parang hindi pa masyadong intensive yung pagtatanim natin. So, nangyaring mayroong nag-evaluate sa atin na taga Department of Agriculture. Ginawaran tayo at saka ng award. Nainganyo naman tayo na palaguin pa yung pagtatanim natin. So, lagi na po ako nagtatanim ng gulay. Pero yung tuwing summer ay kinalalakas ko lang ang pagtatanim tuwing summer. Kasi maganda yung pagtatanim sa summer kasi yung weather condition, kasi yung tanim pag
mainit po ay talagang mabilis yun po ang kanyang pagtopo. So wala naman tayong magagawa kasi tag-init. So doon na lang tayo, konsentre tayo sa pagtatanim ng gulay. No? Magtatanim ako ang palaya. So lagi naman ako nagtatanim ng palaya. Pero sa ibang area ko, yung pong medyo may mga kahoy, ay mayroon din akong mangga, mayroon din akong kakao, malawak pa lang saging. Malawak pa lang yung sa saka ha. Mga ilang ektarya. Diyan lang sa nakapaligid lang po sa malapit lang po sa amin. So kailangan lagyan natin ng tanim para po makinabang naman tayo sa lupa. Para hindi po masayang yung lupa. Pero tatay, ano ba yung variety ng pakwan na tinatanim mo? May nadidinig kasi ako, Sweet 16? Oo. Yung lagi kong tinanim kasi nagugustuhan yun ng ating mga kaibigan, yun pong Sugar Baby. Yung Sugar Dark Baby. Green. Yung Dark Green. At saka, yung Sugar Baby. Oh. Pero kasi signature plants na po. Nagtatanim na po ako. Oh, maganda 'yon, maganda. Oh. So, ngayon ako tatanim ako. Mayroon ako inaanda. Sugar cane. Sugar baby. Ano po pinagkaiba? Yung sata. Oh, yung sata mist naman mas matamis yung Sugar Baby. Mas matamis. Pero yung Sweet 16, mas malaki. Mas malaki yung bunga niya. Pero sa tamis lang, mas matamis talaga yung buwan. Tapos yung bilihan sa palengke, para bang yung mga tao, pag nakikita nila yung dark green, parang gusto nila yung dark green na Sugar Baby. So, yun pong tinanim ko. At manong yung yung lupa nyo is sandy loam ba o clay area? Yung lupa namin dito ay sandy. Sandy, hindi sandy loam. Talagang yung area namin yun, dito nagkukuha yung yung silika sand. Yung silika sand na dinala nila sa ibang lugar. Dito sa aming lugar, marami dito, no? Pwedeng-pwede sa lahat ng dako, diyan makakuha ng silika. So, ganyan ang uri sa aming lupa dito, sandy. Oh. Yeah, kasi mostly na nakikita ko dito sa norte, dito sa northern area, no? Mostly sandy loam ang nagtatanim, no? Yung tubig hindi yata pwedeng mababad itong tanim na pakwan, tama ba yun, Manong? Opo. Yun pong mga lupain na medyo maitim ng konti at saka ihambing natin sa sandy, talagang mas matamis ang watermelon sa sandy soil, no? Kasi yung tinikman ko yung pong sa ibang lugar na nakikita kong yun pong loam soil ang sa kanilang lugar, mas matabang ng konti kaysa dito sa aming lugar na sandy talaga. Jose, mula sa pagtatanim, mula sa buto hanggang sa umani, ilang araw hanggang sa mambunga? Opo. Yun pong paghahanda natin ng seedling, 10 days yun, yung paghahanda natin ng seedling. Kasi yung pagbibilang natin ay mula nung sumibol, no? Pero yung tinignan ko po, mulang nagtatanim ako, 7 linggo lang po, mayroon ng yung pinakaunang bunga ay pwede nang pipitasin natin. Follow up naman yun. 7 linggo, 49 days. 7 linggo, 10 days plus 7 weeks. So, gaano katagal namang yung tuloy-tuloy na ani? Ilang buwan ka namang tuloy-tuloy na lang ang pitas? Yun pong right after, pag nakapitas sa kana yung pinakauna, so mga 5 araw, yung susunod na bunga, pwede nang pitasin. Kasi hinog na yun. Hindi, ibig sabihin, ilang yung lifespan. Natin. Lifespan ng mga pakuan. Yung lifespan. Lifespan sa pakuan.
Oh, madali lang yung mga dalawang buwan at kalahati. Matagal din. Kasi yun pong nauna, yun pong bakuna. Oo. Tagal yung pakinabang sa kakoy kasi maabot ng dalawang buwan bago masira ako, no? Pero tatay, ang tanong ko, kasi matagal ka na nagpapakwan, ano ba yung mga peste naman na dumadapo dito sa pakwan natin? Saka, hindi peste, ano naman yung mga sakit na naranasan yung pakwan? Kasi minsan nagtanong po kami ng pakwan, saka ng melon, ito talagang minsan masakit sa magandang umani, pero masakit din sa bulsa pagka hindi kaya tumama eh. Lalo na pagka peste ka o kaya nalusaw yung mga pananip mo. Ano-ano po yun, tay? Number one yung kalaban natin sa pakwan, yun pong pag matamaan ka ng malakas na ulan, tapos hindi mo naihanda ang lupa. No? Number one yun, kasi mamatay yung puno. So, pangalawa, yun pong mga insekto. Yung mga insekto po sa pakwan, ang pinaka mahirap dito, yun pong aphids, yun pong maliliit na insekto. O yun pong aphids na pag nakatama sa pakwan, tapos marami na ang dahon, mahirapan tayo pag-control. So yung ginawa natin ay prevention. Yun pong maliit pa ang dahon at sinisiguro natin na wala yung aphids. So nag-spray din tayo sunod-sunod yung tatlong linggo kasi hindi pa masyadong marami ang dahon. No? Pag sa sunod na, hindi na kailangan kasi talagang sigurado naubusan natin ang insekto. Yun pong aphids ang pinakamahirap sa pakwan. At saka yun namang fungal disease, yung fungal infection, andyan doon, mahirap yun pag matamaan tayo ng ulan. So sinama na natin yun pong insecticide at saka fungicide, sinama na natin, isang sprayhan lang. So mga tatlong beses lang yun sa buhay ng pakwan, tatlong beses lang yun ang kinakailangan ma-spray tayo. Yun. So yun lang ang challenge. How about yung mga challenge sa mga manggagawa? Gaano, ilan ang katulong mo sa yung lupa? Ayon po sa manggagawa natin, hindi man masyadong marami tayong labor na kukunin. Uh-huh. No, kasi pag andyan yung kasama mo sa pamilya, hindi na problema yung mayroon kayong katulong sa pamilya. Uh-huh. Oh, masipag yung makasama mo. Pero pag commercialized na po yung pagtatanim natin, kailangan magkukuha na tayo ng marami-raming trabante. Pero sa sistema po, talagang pag mayroon tayong isa, dalawang katulong, sa umpisa lang yon. Pero pag naka-establish na, hindi na masyado nangailangan tayo ng trabante. So, walang permanente, parang may tumatawag lang kapag ka maraming trabaho, sumunod, kinakaya mo na. Opo, opo. Ang sipag naman. Paano mo naman hinahakot ang mga ani mo papuntang palengke? Sa ngayon, hindi na namin problema yon kasi marami na lumalapit sa atin. Oh. Pinipick up na. Para. Mayroon na. Hindi na problema pagbibinta ng ani natin ngayon. Lalo na sa mayroon tayong social media. Yun. Dinadayo ka ng mga... Madali lang. Galing. Parang walang dinadayo ka ng lungkot, no? Social media. So Facebook Marketplace. Mm-hmm. Diba? Makikita mo ba yun sa Facebook? Nakalagay doon Marketplace. Mm-hmm. Tapos, kasi pagka nag-view ako, may sibuyas. Di ba yung kamote nga, doon na rin binibenta. Tapos yung pakuha ni tata, yung set, doon na rin binibenta. Exactly. So, maging magsasaka. Mabilis na talagang bentahan ngayon. At saka walang middleman. Oh. Yun. Mas maganda, diretso, di ba? Pero sa ngayon, pag marami sa per service, pupuntahan ko naman yung mga kaibigan ko sa ibang bayan, yung pong malapit sa amin, yung pong Talibon, yung Trinidad, yung Ubay. So, mayroon tayong mga kaibigan niya na sa mga fruit stand. Pwede, madali lang yun. Kasi yung pagbinta natin, hindi mo masyadong mahal yung bigay natin para madali lang yun, mahalin yung natin, produkto. At saka para kumita din yung mga magbebenta ng produkto mo, di ba? Para masaya din silang makapamili sa'yo.
Opo, opo, opo. Mostly ba, ma'am, nung, ano, sa isang taon eh, ilang beses kayo nagtatanim ng watermelon? And nag-intercropping ba kayo? Or, ano lang, paano kayo nag-ano ng, ano, ng tanim ng watermelon? Opo. Sa ngayon po, nakapagtanim na po ako tuwing tag-ulan. Noong nakaraang Disyembre, nakapag-harvest ako kasi mayroon po akong sistema. Yun pong nagagamit po ako ng plastic mulching. No? Plastic mulching. Tapos yung lupa natin, gagawa tayo ng kama na medyo mataas ng konti. Tapos sinakipan natin ng plastic mulching. At doon tayo nagtatanim ng watermelon. So, yon pong sobrang basa ng lupa ay nasolusyonan po natin. So, noong nakaraang ano, Disyembre, nakapag-harvest po ako. At saka maganda ang presyo sa buwan na yon. So, pwedeng-pwede tayo magtanim ng watermelon tuwing tag-ulan, yung rainy season. Pag nakagawa tayo ng sistema, yun pong pagamit ng plastic mulching. Yun, parang umaangat sa lupa, hindi na bababad. Ano ba yung mas gusto mong tanim? Kasi di ba sabay ang melon at saka ang pakwan. Ano yung mas marami? Marami po akong plano ngayon, ma'am. So, yun pong iuna ko po. Yun pong, kasi binigyan ako ng buto ng ating yung coordinator po namin sa drip irrigation, binigyan ako ng buto ng halidyo. Yung halidyo ay mas milon yun. Oo, so, ibang variety ng milon. So, sumibol na po. No? Sumibol na po. So, yun pong iuna ko. Pero mayroon na akong naka-establish na tanim. Ngayon, mayroon na po akong talong, mayroon na po akong sitaw, mayroon na po akong palaya. Mayroon na doon sa aking. So, makikita nyo yun. Binablog naman natin yun. So, makita nyo yun. So, yun pong ginagawa ko. Itatanim ko muna. I-upload ko naman. Mas maganda yung maraming tanim. Ano po, kasi sir? At least, sigurado sa isang crop, pag iba-ibang tanim, iba-ibang kita. No? Opo, opo. Hindi tayo mahirapan ng ano. Kasi pagpunta sa ano, tagapagbili, andyan. Marami tayo maibigay. Matanong ko ka, Jose. Yung bang mga inaani sa Bohol, dyan lang sa Bohol Minamarket o nakakarating ng Cebu? Yun pong sa ngayon, yun pong sa Bohol, kulang-kulang pa rin sa taga-Bohol. Oo, aba. Kulang pa rin sa taga-Bohol. Malakas din ang demand. Negosyante natin. Oo. Oh, yun pong sa kapit bayan namin, yun pong sa Talibon. Yung Talibon po, yung pong bayan ni President Carlos P. Garcia. Oh, aha. Mayroon pong naghati doon na galing po sa Dinagat Island. Naghati ng watermelon. Mm-hmm. So, paminsan yun pong ano, kompetensya namin. Kasi isang barko yung ihati doon sa bayan ng Talibon. Tuwing summer po. Nakatig mo yun, Kasendo, ha? Yung pati mga ano, tinatawid dagat din nila. Ang, I suppose, tinatawid dagat nila sa Cebu, ang ani nila, dahil na mas ano yun, city, di ba? Pero ang nangyayari pala, dinadayo pa sila. May nagtatawid dagat pa sa kanila ng tagal, ibang lugar. Oh, yun po, ma'am, mayroon ding mga produkto ng agrikultura na galing sa Cagayan. Ayun, galing sa Cagayan de Oro po. Mindanao ang kakompetensya nila, Kasendo. Oo po, nagdadala pa rin sa Bohol. So, ibig sabihin, kulang pa rin yung talim nila doon sa area. Kaya may nagdadala. Kinakalaban sila, kinakalaban yung mga taga-Bohol. Ganun ba? Hey, kasi po, ma'am, kasi po, hindi masyadong maraming nagtatanim ng maramihan dito sa Bohol. Yun po nakikita. Yun po nakikita ko po. Mayroon nagtatanim, pero kulang pa rin. Yung mga maliliit lang. Yun. Oh.
Kaya yung vlog mo, maganda, no? Ma-encourage ang mga ibang magsasaka, hindi lang sa Bohol. Pero ang sana, mas marami pang magsaka sa Bohol para ma-sustain ninyo yung pangangailangan, no? Marami. Mga vacant area po, mga idol areas po na wala pong tanim. Parang ano, pag namasyal po ako sa ibang lugar, yun po nakikita ko. Sayang naman. Opo. Marami pa palay idol. Palay tayo, ang number one crop niyo po ba dyan ay palay din katulad dito sa Mepesia o iba? Ano po yung number one crop na meron sa Bohol? Sa Bohol po ay palay po. No? Palay din. Malawak po ang palayan namin dito. Oh, kasi yung sa Central Visayas, ang Bohol po ang tinatawag nilang palay center po, yung marami palay. Pong palay. Pero hindi pa rin. Oh, hindi pa rin kasi kulang sa pa. Kulang pa. Kaya nga Amy, kasi ito ang program natin, talagang sana ma-encourage pa ng ma-encourage ang mga Pilipino na magtanim. Isipin mo sa Bohol, nakikita ni Kuya. Kuya Jose, na ang dami pang idol na lupa na hindi pa nagagamit. Nanghihinayang siya. Eh, sa Bohol lang yun. Lalo na dito sa Central Luzon. Ang dami pa. Pero natutuwa kami sa'yo. Sana mag-set ka ng example talaga sa mga kapwa Pilipino na masipag magtanim. Opo. Pero ito, dahil bago tayo mag-tuloy, ito ba? Bago tayo magpag-ituloy, meron muna ako itatanong sa'yo. Pero sasabihin mo sa ating pagbabalik, kailangan na talaga natin mag-break. Ito pong tanong ko, ano po ba natin mapapadami ang bunga ng ating mga pakpan? Yan, pag-usapan po natin yan. Saka yung do's and don't po na dapat tandaan sa pag-harvest ng pakpan. Pag-uusapan po natin yan sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Babalik po tayo sa Agree Ako Dyan. Tay Jose, ang tanong ko sa iyo kanina, paano ba natin mapapabunga ng madami saka sa pag-harvest, ano yung mga dapat tandaan? Mga dapat gawin at hindi dapat gawin? Okay po, yun pong sa pagpabunga po, isa sa ating kinakailangan, yun pong good variety. Yun pong good variety. So, para po sa iba, huwag na kayong mag-recycle ng buto. No? Kasi pag mag-recycle kayo ng buto, mangyari mayroon po puno na hindi nabubunga. So, isama na lang po natin sa budget yung pagbibili ng mga approved variety na mga buto. So, yun pong galing po sa mga manufacturer ng mga binhi, doon na lang po tayo kasi quality control na po yun. No? So, doon po tayo sa iba pang paraan, yung organic condition. Kailangan po 'yon para malaki pong mga bunga natin at saka marami yung organic condition at saka nag-spray po tayo ng foliar. Yung foliar fertilizer, yung pong abono na pinaraan po sa dahon. So, na-obserbahan ko po na yung mamahalin po ay talagang epektibo naman. So, kasi yung yun pong bilang ng araw ng pakwan ay susundin lang po natin kasi hindi na pwedeng extend natin yung pong bilang ng araw lalo na po yung fruit production, yung pagpamulaklak, yung pagpurma ng kanyang mga bunga, andyan yon sa bilang ng araw. So kailangan tamang-tama yung mga supplements na ibigay natin, yun pong pangpataba. At saka yun pong pag-harvest po natin ay talagang titingnan lang po natin yun pong pinakaunang bunga, mas mainam na lagyan natin ng markings. Para po pag-harvest natin, yun pong unang bunga, yun pong nauna natin na-harvest. Para halos pantay po ang kanyang quality na yung pagkahinog po niya. So, uunahin po natin yung pinakaunang bunga. So, yung susunod sa susunod ng mga harvest. Isa pa po, yung pag-harvest natin ay huwag tayong mag-harvest ng maagang-maaga. Yun pong basang-basa pa po yung yun pong bunga. So, mas mainam na yung mainit ng panahon, andyan tayo mag-harvest. Kasi pag ma-harvest tayo ng maaga,
mataas po ang kanyang moisture content at saka medyo makaepekto 'yon sa pag ano natin sa pag-stack, no, yung pong basang-basa ko po siya. So mas mainam na pag mainit na po ang araw, siguro mga alas 10, yan, alas 9, pag mainit ng araw, yan, mainam yan. O sa tuwing ano, mga 3 o'clock, yan, 2 o'clock. May oras pa pala yun. Maganda yan, may harvest. May tamang oras, oras pa pala ang pagkitas ng pakwan, Abi, Kasendo. Oo, opo. Opo, opo. So, kasi yung, na mainit. Huwag tayo mag-harvest. Tago, halimbawa, mayroong ulan, huwag tayong mag-harvest. Kasi matabang yung bunga, ma-harvest natin. Ayun. Oh, hayaan natin matutuyo siya para po matamis na matamis. May cut sa quality ng ano, pagbuyak mo ng pakwan, may cut yung pag yung oras ng pagkitas. Naglalagay siya ng ano eh, ng 0060 yung Morietico potas, no, naglalagay siya para pangpatamis yun eh. And nakikita natin yung nitrogen base niya. Kanina sila nabanggit niya calcium nitrate, no? Calcium nitrate po, yun po. Base, yeah, yung nitrogen base kasi hindi pwedeng ano, ammonium chloride base. Kasi yung ammonium chloride, ang problema nun is yung pakwan magiging mabasa masyado. In which, hindi maganda yun. So, ang dapat na ammonium base talaga is calcium nitrate tsaka yung ammonium sulfate base. Dati kasi may sinubukan kami ano eh, yung chloride, ammonium chloride base, no. Ang problema, maganda yung pakwan. Hati mo nga eh. Hati mo doon sa loob. Pag-hati mo sa loob, puro tubig ang laman. Yun ang problema. So dapat eh ano, dapat talaga alam ng mga magtatanim, huwag basta apply, no. Dapat tingnan mabuti. Si Manong, at least alam niya kung anong nilalagay. Opo. Galing. Meron naman din akong inquiry. Manoy Jose, nabanggit mo na more than one ang harvest mo, ang cycle sa'yo ng pakwan. Kasi dito sa Central Luzon, di ba, amin sa Nueva Ecija and Bulacan, ang isang cycle yung palay, and then pagka-ani ng palay, magtatanim naman ng pakwan at maghihintay na ng tag-ulan. So, ibig sabihin sa isang harvest ng palay, isang harvest ng pakwan. Sa inyo ba, nakakadalawa beses? Sa isang taon? Yun pong sa... Opo, opo. Yun pong sa akin, ma'am. Isa lang po, sa summer lang po, yun pong April at sa kami. So, kailangan makapagtanim ako sa first week ng April o last week ng March. Kailangan makapagtanim tayo kasi pag June, darating naman ang tag-ulan. So pag darating ng tag-ulan, naiba naman ang lasa, ang tamis ng ating pakwan. So parang susumbatan tayo ng ating mga customer, yung pakwan mo ay hindi na matamis. So pag marami ng ulan, talagang hindi na masyadong matamis pag maraming so ulan. So in short, pang summer plant talaga ang pakwan. Opo. Pero yung sinasabi ni Katerino na kanina, nakalusot siya nung December. Yung hindi talaga siya tag-ulan. Tama po ba tayo? Yung pong sa December, ma'am, parang hindi nila ano yung wala silang concern yung sa tamis kasi yung mga tao ba tuwing New Year gusto nila bilog, ng mga prutas na mabilog. Kasendo, totoo yun. Yung mga pakwan pag bagong taon, hindi masarap. Hindi masyadong masarap. Pero bumibili pa rin tayo. Kahit matabang okay na. Oo, totoo yun. Kaya summer, kailangan talaga matamis. Yan, pero matamis. Ay, na ano ba kayo na meron ng pakwan ngayon? Kasi pinag-uusapan natin bilog, pero may pakwan na po ngayon na dikahon na. Box na po ang size niya, ang shape niya. Sa palagay niyo po ba posible yan dito? Ang alam ko lang yung Japan, ano, oblong. Oblong, doctora, tas bilog, di ba? Sa Japan po, ginawa nila para makatipid ng space. Kasi pagkabilog, di ba, masyadong malaki space doon. So, ginawa nila naka-box type. Merong box siya. Sa palagay niyo po ba, pwede yun dito sa atin? Ayun pong paggagawa, yun ma'am. Nilagay nila yon sa isang container na square. Kasi pag tutubo yon ay susunod naman siya sa forma ng kanyang kinilalagyan. So, meron silang square talaga. Madali rin yun. Kaya mo din yun. Yeah,
kaya mo din yun. Kaya dito sa atin, kasi maluwang yung lupa natin eh. Sa Japan eh, maliit ang lupa nila. Opo. Ay, diyan baka hindi mabili. Hindi mabili. San, hindi uso, no? Talagang bilog ang pakuan sa atin eh. Saka po talaga siya sa New Year, nakabiglang. Pero Tay Jose, ano po ba ang mga health benefits nitong pagkain natin ng pakwan? Ano po bang sustansya ang pwede natin makuha? Ayon pong ano ma'am, yon pong vitamin C. Napakataas yung vitamin C kasi yung pag ano na observe natin. Opo. So pag ano pag nakakain tayo ng maraming pakwan, parang sigla yung katawan natin. So mataas po ang vitamin C at saka yung ano yung potassium. Mataas po ang potassium sa pakwan. Akala ko kaya nakaka-hyper ang pakwan. Kasi nga, sweet, di ba? Sweet. Nakakasigle. So, nanonourish ka. So, electrolyte. Electrolyte na. Oh, para bang uminom ka ng Gatorade, di ba? Dok, nagulat ako sa ang vitamin C. Kasi just ko di, ang pinag-usapan natin vitamin C, nakukuha natin sa mga citrus. Maasim. Yung mga maasim. Yes. Pero ang pakwan kasi hindi siya maasim. Oo, all the while, I thought talaga ano lang siya, electrolyte lang. Source of electrolyte. So may learnings din tayo ha, bukod sa lifespan ng mga pakwan ha. Madami talaga, madami to. Yan si Kasendo, tahimik yan, nakikinig lahat. Para ma-i-apply niya sa farm niya. Oo. Pero ito pa, curious na kailangan, po. Kailangan ano eh, kailangan makinig tayo kay Manong. Sipag curious eh. Po ako, magkano na po ba ang pakwan ngayon? Magkano dyan sa Bohol? Ano? Sa ano ma'am, sa palengke, pag tayo'y nagbibili, andyan sa 40 ang kilo. 40 hanggang 50 po. Pero pag kami, yung nagtatanim, andyan lang sa 20 hanggang 25 po. 20 to 25 ang kilo. Ang mura. I-imagine ko kasendo yung 2 kilo, malaki na. So, 80 pesos. Dito sa amin yung mga 200 pesos na yun. Noong nakaraang December po ma'am, yung na-harvest ko, binigay ko lang po ng 25 pesos yung kilo. So, yun po sa palengke na, yung bumili sa akin, sinta yung binta nila. Ayun, ang laki kasi, ng kumita. Mahal yun. Kaya pala pinagkakaguluhan ka ng buyer dyan eh, mura kang magbente. Oh, kasi pero gano'n po kapitan usually yung pakwan nyo? Average na timbang. Opo, ano po yung average na timbang ng pakwan nyo pag binibenta? Maabot po ba ng 10 kilo isa? Laki nun. Hindi naman. 3 kilo siguro yan. 3. Andyan lang sa 3 hanggang 4 ma'am. Ayun. Yung average tatlo, na ano tatlo namin. Oh. So binibenta lang kasi, yun. Malaki na yun, 3 kilo. Wow. Ano lang yun? Mga 190 pesos, oo, no? Pero yung ano, yung mga maliliit, kinuha pa rin nila. Yun pong isang kilo, yung dalawa, kinuha pa rin nila kasi kulang-kulang sa palengke. So mahilig sa pakwan ng mga taga-Bohol, saleable. Ganon, ano? Parang sarap dumayo ng pakwan sa Bohol, ah. Iisip ko kung ano mas matamis yung pakwan, dito ba sa Nueva Ecija o sa Bohol? Pero mukhang proud na proud si Manny Jose sa pakwan nila. Mukhang matamis din ang pakwan sa Bohol eh, ha? Sir, bago tayo magtapos, ano pong encouragement ang pwede nating i-share sa ating mga kasamahang magsasaka na gusto din pong subukan itong pagpapakwan? Opo, ma'am. Ito pong ano, ito pong lagi kong inuulit sa ating mga vlog. Yun pong kailangan po natin na yun pong mga magsasaka ay itataas po natin ang ano ang pagtingin natin sa ating pagsasaka. Hindi lang tayo hanggang dyan lang sa palay, hanggang sa mae, sa mga rograp, kundi tatanim din tayo ng mga high value, yung pamahalin. Lalo na yung pakwan, yung masmilon, yun pong mga gulay. Ano? So, yung tinignan ko po, pag nagtatanim lang tayo sa area natin, natin natanimman ng palay, pag nagtatanim lang tayo ng mga gulay tuwing summer, malaking pakinabang na po yon sa ating ekonomiya o sa ating anapuhay bilang isang pamilya. So yun pong laging tinuturo ko po sa aking mga kaibigan, nga sana po magtatanim po tayo.
kasi hindi naman masyadong marami yung nagtatanim dyan sa Palayan. So, ngayong Taginit, sana po marami po tayong magtatanim dyan sa Palayan po natin. Kasi pag nagtatanim tayo sa Palayan, ay lalong lalong pumaba po yung lupa natin sa Palayan. Kasi nag-apply tayo ng organic fertilizer. So, pag dating ng panahon ng ting palay o pagtatanim palay, hindi na tayo masyadong nag-apply ng maraming chemical na fertilizer kasi mataba na pong lupa natin. So, marami pa po akong plano sa aking sa aking area. So, masigit na inimbitahan ko ang mga tao na magtatanim tayo. Sayang naman yung panahon at sayang naman yung mga resources natin na pwedeng-pwede naman na dyan lang sa ating tahanan, makaroon tayo ng trabaho, makaroon tayo ng dagdag kita para man tayo unlad sa ating paghahanap buhay. Thank you po, Tatay Jose, sa inyong pagpapaunlak sa amin. Maraming salamat po. Marami po kami natutunan. At di ako makapaniwala na nasa Bohol ka. Grabe na. Maraming salamat po, ma'am. Hindi na lang po, may internet. Maraming salamat din sa insight. Ako, Emmy. Yes. Kailang tayo papasyal ng Bohol? Gusto ko yan. Pwede na po. Para makapag-location shooting tayo. Oo, yun. Pag may bakuna. Kasendo ha. Ayan. Dalawa na yung pangako natin kay Amy. Davao at saka Bohol. Location shooting. Thank you po, Sir Jose, Tatay Jose, Doktora, and Kasendo. Maraming salamat po sa ating pong mga manonood. We hope po na katulad namin ay nag-interview kayo sa ating episode at marami po kayo natutunan. Hanggang sa susunod, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat sa inyong lahat.